Kasama na si dating Congressman Arnie Teves sa red notice ng Interpol. Pero ang kampo ni Teves hindi raw nababahala rito. Nasa frontline ng balita niyan, si Gary De Leon. Pwede nang arestuin si dating Negros Oriental Representative Arnie Teves Jr. na mga miyembro ng International Criminal Police Organization o Interpol sa buong mundo. Kasunod dyan ang pagkakasama ni Teves sa red notice list ng Interpol. Kinumpirma mismo ito ng Department of Justice at ng Anti-Terrorism Council. Ang red notice list sa hiling ng bansa sa law enforcement units sa daigdig na hanapin at arestuin muna ang isang tao. Nakasaad sa dokumento ng Interpol na pinaghahanap si Teves dahil sa pagiging mastermind umano niya sa pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Roel Degamo at 10 iba pa noong March 2023. Gayun din ang pagtatalaga kay Teves bilang terorista. At iba pang kaso ng pagpatay sa Negros Oriental noong 2019. Ang red notice na yan ay ikinatuwa ng byuda ni Degamo na si Mayor Janice. That's good news, meaning the international community will help and will cooperate to bring back Arnie. Kasi ang pagkakalam ko, the Interpol is now involved. No? Sana talaga magandang gesture yan sa isang country like Timor-Leste na to bring Arnie back to the Philippines. Pero ang kampo ni Teves di raw nababahala rito. Pero belta nila. Eh, hindi ba masama yon? Kasi red notice eh. Hindi ba red tagging ang tawag doon? Anyway, yun naman pong red notice ay unang-una, expected po namin yan. Number two, well, the government has to do what it has to do. Inaasikaso na rin daw ng kanilang kampo ang legal remedies sa Interpol red notice at pagkansela ng passport ni Teves. Hindi naman sinabi ni Topacio kung nasaan ngayon si Teves. Pero git niya, wala pang balang umuwi ng Pilipinas ang dating kongresista. Para sa kanyang pananaw ay lalong lumalala yung threat sa kanyang buhay sapagkat humihina ng humihina ang kaso ng gobyerno. Tuloy rin daw ang pag-a-apply ni Teves ng asylum sa Timor-Leste. Kaya naman, no-show kanina si Teves at tangi si Topacio ang pumunta sa pagdinig sa Degamo murder case sa Maynila. Sa March 4, isang taon na ang kaso ng pagpatay kay Governor Roel Degamo. Pero ngayon pa lamang nagsisimula ang preliminary hearing ng criminal case laban kay Congressman Arnie Teves at ilan pang nasasangkot sa krimen. Dumalo rin sa hearing ang mga kaanak na ibang nasawi sa nangyaring ambush. Napapagalan daw sila sa takbo ng kaso laban kay Teves. Napakahirap talaga kasi hanggang ngayon wala pang justice. Sana po mabigyan na ng justice. Napakasakit po talaga. Hindi namin nakala na magaganito ang buhay namin. Alam po, sana maging masaya sila doon. Alam ko na konsensya sila sa mga ginawa nila. Sa ngayon, pinayagan naman ng korte ang motion to bail ng ilang akusado. Habang patuloy na dinidinig ang motiyong makapagpiyansa ang iba pa. Sa Hunyo, formal na magsisimula ang trial hearing sa criminal case ni Teves. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.